Hello mga ka-rider, so ito yung another video na ipopost ko. Sana may matutunan ulit kayo about the caliper, brake caliper ito, ha. So ituturo ko yan, gaguide ko kayo kung paano ang gagawin pagka nasisira o parang mahirap na siyang ayusin pagka nagpapalit tayo ng brake shoe. Bakit nga ba siya naglalak dito? Saka dito sa baba. Dito. Yan. So, naglalak yan. Dito yan. Konektado yan dito, saka dito. So, papakita ko sa inyo kung ano yung pwedeng gawin. Kailangan natin ng brake caliper kit o repair kit. Brake caliper repair kit. So, shoutout nga pala kay Master Robert Clyde Panotes at Roswell Guro, Andrew Batalya rin yun, Paul De Los Santos, at sa mga katrabaho ko at sa mga subscribers ko, sa mga iba pang nag-review, huwag kayong magsawa na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel, GGA DIY Tips about Rider and Rider J Pro, and pwede rin itong gawin sa ibang mga motorcycle. So, at yun nga pala, dito kay Ricardo Husayan, shout out. So ito, sana may matutunan ka rin, ha. So sige, simulan na natin. Ito si caliper, babaklasin ko muna. Kailangan natin ng D12. Yan, 12mm para dito. Hindi na kasi ako naka-stock, pero kung stock pa, alam ko 12mm din yan kasi nilagyan ko siya ng caliper cover. So tanggalin muna natin, no? So ito yung caliper. Yan. So saan naglalak? Bakit siya naglalak o bakit tumitikas yung preno natin? Pagka kunyari nagpalit tayo ng caliper brake shoe, ito nakikita nyo to, ayan. So yung sa akin sira, napapalitan ko ngayon ng gasket to, saka ito, ayan, nakikita nyo yan, ayan. So yan yung ayusin natin, pati yung loob nito, ayan, papalitan natin ng o-ring. So kailangan natin ng repair kit, brake caliper repair kit. So, nasa inyo yan. Kung gusto nyo SGP o local brand, nasa inyo yan. So, suggest ko lang syempre SGP tayo para pang matagalan na. Isang baklasan lang. Then, maintain lang natin tong dalawang to sa grasa. So, sige. Baklasin ko na muna, no? At mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng maging problema. So, yan. Ito, yan, nakikita nyo yan, kailangan nyo ng Allen wrench. Yan. So ito yung tatanggalin nyo muna, itong dalawa, tag-isa yan. So yan, tanggalin nyo muna itong dalawa, tapos tanggalin nyo to, yung brake pad. Okay, so okay pa naman siya, makapal pa naman, yun nga lang. Dahil may magpapalitan ng pyesa. So, yun pa rin gagamitin ko. Pakita ko lang sa inyo, ha? Yan. Okay, so, pag hindi pantay tulad nito, hindi pantay yung pagkakapit nyo sa disc brake, pwede nyo yung gamitan ng liha. Gamit yun ng 400 or 800 na liha. Ipantay nyo siya. Lilapad nyo sa mas sa pantay na lamesa or upuan, then lihain nyo na maigi. Pwede yan. Okay? So, yan. So, ito na. Ito na yung magiging problema natin. No? Yan, no? Nakikita nyo to? Yan. Tanggalin nyo to. Yan. So, bakit tayo nagkakaproblema? Ito. Yan, tulad nito. Nakikita nyo to. Kayod na siya, eh. So, niliha ko lang.
nakita nyo. So yan yung ayusin natin, ha. So bakasin ko muna. Mapapansin niya pag ito, hirap niya yung tanggalin. Ibig sabihin niyan, yun dito sa butas na to, yan, nag-lock na to. Ito mismo. Pag nag-lock to, saka to, may hirapan kayong tanggalin niyan dito. Bakit siya nagla-lock? Kasi napapabayaan natin, akala natin okay lang yung caliper brake natin, hindi natin napapansin. Yung loob, yan, yung loob niya ito, is tuyo na at puro kalawang. Bakit siya nakalawang? Araw-araw ginagamit natin yan eh. So nakikita nyo, yung sa akin okay pa kasi kakalinis ko lang ito. Yan. So tinanggal ko na yung goma, ano. Yan, papalatan natin yan mamaya. So yan, nakikita nyo yung yan. So may grasa siya sa loob nyo kasi kalilinis ko lang yan. Yan. So ito, para matanggal nyo to, magbi-bleed kayo. Bleed nyo talaga mag-bleed. So, tanggalin mo natin. So, yan na siya. Tanggalin mo natin itong dalawa. Dapat meron din kayong preferred na gamit. Saka brake fluid, importante yan. Pagka gantong magpapalit kayo, magbi-bleed kasi kayo eh. So tatanggalin nyo to. Pag tinanggal nyo yan, magbabawas kayo ng so ito, gumawa lang ako ng DIY ko at yan, susuksok yan dito yung hose, no? Konektado yan dito sa bote na ginawa kong lumang DOT 3 na brake fluid. Ginawa ko lang yung DIY. Bakit? Ba't ko ginawang ganyan? Kasi parang hindi matapon yung brake fluid natin. Parang hindi masayang. Okay? Pero mas maganda, meron kayo sanang bago. Yan. Kahit anong brand yan. So, wala tayong pinipili. Basta DOT 3 or DOT 4. Okay? So, sige. Didrain ko muna to. At, kailangan, pa nag-drink kayo, make sure nakabukas na rin ito. Yan, tulad niya, nakabukas na. Nakabukas na yung sa ibabaw nyo. Yan. So, dito siya yung magpipiga. Ipigayin natin ito para bumaba yung fluid at ilabas na yung fluid dun sa maliit na ito. Dito dapat tayo nag-bleed. O dito rin tayo dapat nagde-drain ng brake fluid. Okay? So, yan. Tanggalin ko muna, ha. Gamit ulit tayo ng 8mm. So, 8mm po. 8mm yan. So, sakto yan dito. Close up ko pa. Tikas. Ayan. Oops. Sound kagad. Yeah. Okay. So, ayan. Kita nyo, no? Hindi na siyang tumutulo. So, kakabit ko yung hose para doon siya pupunta, hindi magkakalaw. Then, yan, itulak nyo. Tulad niya yung ginagawa ko. Ngayon, paano natin may lalabas to? Ito mismo, lalabas natin. Higpitan nyo lang ulit to. Make sure may brake fluid pa sa ibabaw, ha. Tapos, tanggalin nyo muna to. Yan. Santabi nyo muna to. Okay, so sarin nyo muna. Yan, no? So, nakikita pa.
kailangan malabas natin to, ha. So para matanggal nyo sa parehas, pwede nyo baraan to yung isa para magsabay sila. Yan, tulad yan. Tapos pindutin nyo yung ano, yung preno. Ito nyo lumalabas. Pwede nyo natanggalin yung isa para magsabay sila. Yan. Pagka hindi gumalaw yung isa, ganun ulit. Barahan nyo ulit. Pindot ulit. Yun. Pagka ganyan, minsan kinukulang sa brake fluid. So yan, lalagyan nyo ulit. Salinan nyo ulit ng dagdag, ha. Kung sakasakaling kulangan yung brake fluid nyo rito, hintikin nyo ulit kasi magsasayang talaga kayo ng brake fluid dahil kailangan nyo mailabas yung parehas. Okay, so yan. Pagka nailabas na yan, yan, tanggalin nyo to para yung kabila naman. Okay, ayun. Ha? Bakit siya gumagano? Kasi nga sira na eh. Tinulang na ako sa brake fluid. So, tatanggalin ko to. Yung pinaggamitan ko, yun na muna gagamitin ko. Yun na muna gagamitin ko. So, ako nasasalinan ng bago. Okay, so, shoutout din pala sa kapatid ko. Si Jerome Sevilla. Siya yung tumutulong sa akin dito sa aking vlog. Ayan, so naisalin natin. So balik nyo lang ulit to kasi magagamit ko pa rin. Okay, so ito ay sa sarili kong pamamaraan, ha, sa iba kasi mahirap na. So ayan, so pagka ano, alangan nyo ulit hanggang magsabay na sila. Siguro niya. So yun, kunti na lang. Sasabay na sila. Yan, so yan. Handa kayo na sa oras, ha. Kahit anong sa oran, basta malinis. Saka suot kayo ng gloves kasi masakit sa kamay yung brake fluid. Pagpantay na sila, madali nyo lang. Okay, so antay nyo lang lumabas siya. Okay, so tanggal na natin sila sa isa-isa nila.
Ayun. Okay. So, natanggal na natin siya parehas. Ayan. Ito, mamaya, linisin natin. Ayan, nakikita niyo yan. So, siya yung pinipisa ng ating treno. So, tingnan niyo muna, baka mamaya may gasless na o may tama na. So, pinapalitan din niya. So, for 11 years, hindi ko pa lang ata papalit ng repair kit to. Kasi, napabayaan ko rin. So, yan ha. Huwag niyo kakalimutan to ha. Ito ang pinaka-importante kailangan ha. Malinis ito. Yan, tanong rin to. Kasi pag hindi niyo nalinis to, pinabayaan niyo lang. Maglalak na maglalak yung kaya niyo. Tataka kayo, nagpapatin ng bagong caliper. Ng bagong brake shoe. So, yung caliper nyo is hindi na gumagalaw. So, yan. Lilinisin ko muna. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. Yan, ito. Tama na yung dito. Ito, tatanggalin nyo yung goma. Napapalitan yan. So, yung sa akin, sira na. Yan. Kailangan dyan na panlinis, degreaser o kaya caliper cleaner, meron na bibili, nasa 250 ata. So, wala ko na kasi mahirap pa tayo. So yan, linisin nyo muna to, then gamit kayo ng maliit na flat screw para madukot nyo yung goma. So, ito yun. Okay. Kita ba? Dalawang klase yan ha, isang maliit, yan yung manipis, saka yung isang makapal. Ito yung sinunod. Bago nyo ibalik yung, ikabit yung bago, linisin nyo muna. Okay, so yung tingin nyo kasi pag nagasgasan yung loob niya, so mas makapal to. Yung manipis, yung nasa labas. Dito. Dito yan ha, yung manipis. Dito ba? Yung manipis dito. Yung susunod dito, yung mas makapal. Sa kabila. Dalawa yan. So, dito nyo naman dyan. Yan. So, ito yung goma. Isang manipis, isang makapal. Caliper brake repair kit. So, yun yung bibili. Ang Rider J or Smash. Kaya punta kayo sa shop, pakita nyo yung ano, yung piyesa. Kung mabibiyahin nyo pa yung motor nyo o meron kayong malapit lang na shop, nalalakarin lang. So, ganda yung gagawin. Natanggalin. So, pag ibabalik nyo ito, siguro din yung tama yung pagbabalik ha. So, doble ingat kasi socket naman yung binili ko. Ganun din sa manipis. Nalagay nyo lang. Okay. Mamaya may stretch siya pag kinabit na natin yung bago. Ano rin yung goma to. Magpipit din yun dyan.
Okay, so kahit anong position naman niya. Pero kayo kung patingin nyo then alright, so ito yan, nalinis ko na siya. Gumamit tayo ng lina na 1000 na matanggal yung na fake fluid. So yan, ikutin nyo lang, no? Magaan lang, ha? Okay, so pag malinis na parehas, malinis na parehas, diba? Malinis na parehas siya sa kanyang kakalagay. Ay, dyan sa repair. So, naiiwan ko yung malinis na salpak. Okay? Maganda kong sagad kasi para madali siyang itulak ng fluid. So yan, balik na natin. So gamit tayo ng grasa. Yan. Grasa, para sa yung grasa doon sa tinukoy ko kanina dito sa loob. Tapos babalik niyo yung nabili kong bago. Replacement yung nabili ko. So babalik niyo yan dito. Lagyan nyo ng grasa pati yung goma. Okay, so ito yan, lagyan nyo rin ng grasa dyan. Inyo, ha? Pag nalagyan nyo parehas ng grasa, balik nyo rito. Okay?
sa akin kasi nalinis ko na yun. Hindi ko lang napakita sa video. So ito. Okay. Pwede nyo rin lagyan ng grasa yun. Kayo. Sa tingin nyo yung sanakan. So, dapat yan nag-pipli-play ito, ha? Ito. Dapat yung lumalik. Tulad ito. Okay. So, maangat. Kasi yan yung magkakapit ng tingin. So, dapat malalaro. Okay. Angin nyo. So yan. Kabit na natin yan, no? So huwag nyo kakalimutan pagbabalik nyo yung mga pinsa. Yan, nalagyan nyo yung grasa. Okay, konti lang. Yan, nalagyan nyo yan. Every parts, moving parts, lalagyan nyo. So so yan, babalik mo yan. So yan, pag nakabit nyo na yung parehas, yan, babalik mo yan, lalak nyo. Okay, so yan, kita ba yan. Yan, so make sure pagkakinalik, binalik nyo yan, maayos na yung brake pad sa pantay at saka yung para doon sa caliper na binili nyo o yung ginagamit nyo. Ito pang Rider J Pro, isa lang naman yan. Yan. So after nyan, balik ulit natin dito. So yan, kita nyo siya, no? Maluwag pa siya kasi wala pa siyang brake fluid. Yan, nilinis ko rin yan. So yan, kita nyo, malinis na. So para pag nagsalin kayo ng bagong brake fluid, wala na yung mga deposit niya sa loob. Nalinis nyo na siya, na-drain nyo na lahat. Make sure din drain nyo muna lahat. Okay, so yan, balik tayo rito. So ikakabit na natin yung gulong. Sa gulong ito, yan. So lalagyan nyo pa rin ng grasa. Okay, both sides. Huwag nyo kakalimutan maglagay ng grasa kasi moving parts yan, eh. Basta anything na moving parts, grasa. After nyo lagyan ng grasa, ganun din yung ehe. Yung ehe, lalagyan nyo rin. Ito. So, lalagyan nyo rin ng grasa. Yan. Yan. Lalagyan nyo yung buo. Yan. Buong ehe, lalagyan nyo. Para hindi kakalawangin. Okay. Ito na. Dito na tayo. Yan. So, pag ibabalik niyan, yan. Yan. So, kikita niyo naman, di ba? Salpak niyo lang. At bago niyo salpak to, make sure ito naka-secured. Isasama nyo to, sasabay nyo to. Yan, to. Sasabay nyo yan, ha? Yan, sa kanya ibabalik. Yan. Okay, so yan, pag nabalik nyo na, maayos na, sa kanya lagi ehe. Okay.
Ito. Ah, yan. Ligyan nyo rin ng grasa. Para hindi, ano. Yan, okay. Yes, yung washer. Hindi nyo kakalimutan, ha. Pabalik nyo rito sa kabila. Yan, dito. Okay, so 14 ang size nito. Size 14, sa kabila is 12. Yan. Yan, dito ako naghihigpit. Yan. Higpit kamay lang. Yan, pag naramdaman nyo mahigpit na, tingnan nyo, huwag nyo na sobrang higpit, masisira yung thread nyan, may strip pa yung ano nyo, ehe nyo. So, lalo kayong mahihirapan, mapapagastos pa kayo. So, higpit kamay lang. Yan, so, yan. Okay na, nakabit na natin. Yung nga lang, hindi pa nakalapat yung brake. So, yan, kikita nyo naman. So, hindi pa nakalapat yung preno. Ayun, o. Yan. So, aayusin pa natin yan. Gagamitin ulit natin to. Yung hose na kinakabit ko. Yan, dito. Okay, so tapos niyan, salinan niyo ng bago. Yan, kahit anong brake fluid, salinan niyo yung caliper o yung lagayan ng preno to. Salinan niyo. Puno. Oh, yeah. Kasi mauubos pa yan eh, magsasalin ulit kayo ng bago. Tapos ibi-bleed niyo. Yan to. Bleed niyo yan. Antayin niyo mapuno tong hose. Yan to. Papunta yan dito. Yan. Tapos pag puno na, luluwagan niyo ulit to. Para sumingaw yung hangin. Hanggang sa kumapit na yung preno rito. Yan dito sa, yan. Hanggang sa dumikit na, lumapat na siya ulit. Ngayon hindi pa yan nakalapat. Kasi ano pa siya, kakapalit pa lang natin. So yan, yung brake pad nyo nga pala is dapat nililihan nyo rin. Yan, so tuloy ko muna. Para madali, release nyo to. Yan. Gamit kayo ng 8mm release. Counterclockwise. Yan. Pag na-release nyo, pindutin nyo ulit yung lever. Ito. Para umabot nyo sa baba. Matagal yan, pero tiyaga lang kasi nilinis mo siya eh. So, dindrain mo lahat ng brake fluid eh. Pause muna, ha? Okay, mga riders. So, wait lang. Yan. So, ito na siya, no? Bumaba na. Yan. So, continuous lang natin. Continuous lang natin yan. So, ito na yung fluid. Nandiyan na yung fluid. Ito na siya. Ayan, nakikita nyo. Re-release nyo ng konti. Make sure na nakaano, ha. At magtatapon talaga tayo ng fluid ng konti. Tapos sasara nyo. Yan. So, mapansin nyo, hindi pa yung bumabalik. Yan. So,
wala pa yan kasi hindi pa tapos yung bleeding, so tuloy-tuloy lang sa bleeding. Magkakalimutan, sara muna, tapos bomba ulit. So yan, tsatsagain nyo yan hanggang sa bumalik sa dating preno, hanggang mag-clip yung caliper. So medyo matagal yun, so kailangan tsagain nyo lang. Pag nagbi-bleed, laging lagyan nyo nito ng hose, ha, para nakikita nyo yung fluid kung nagbabubbles ba siya o hindi. Na pag nagbabubbles pa, ibig sabihin meron pa siyang hangin sa loob, kailangan mawala lahat yun. Yan, so release, ganun lang, release. Tapos habang nagre-release kayo, bomba, huwag titigil. Ayan, so nakuha sa tiyaga. Ayan, medyo lumapat na yung ano, yung brake, yung brake pad. Kita ba? Yun, dumikit na. So tuloy lang sa bleed, no, hanggang sa makuha natin yung pinaka nagsalin ulit kasi ako ng brake fluid. So yan, ayan, magbababas pa siya, so ibig sabihin may hangin pa hanggat mawala yan. Okay, so tiyagain nyo lang, itigas ng kusa yung preno. Tapos yan, so kailangan mapuno niya. Mapapansin niyan dito, yan, papakita ko. So ito, re-release nyo lang ng konti. Yan, aapaw yan, yun o. Ito nyo yung bubbles, nagbabubbles yan. So after nun, balik nyo ulit. Tapos bomba ulit. Yan. So yan, okay na ulit yung preno. Ayan. So pagka meron pa kayong naramdamang bubbles, meron pa kayong, sa tingin nyo may hangin pa siya, dito nyo na i-release. Ayan, may bubbles pa, di ba? So sa mga hindi nakakita, makikita nyo yan pagka ano, release then lock. Lock lang ng konti. Huwag muna i-final lock kasi baka meron pa siyang konting bubbles. Then bomba ulit. Tayo rito. So kanina hirap na hirap ako, no. So yun, konti na lang, no. Konting-konti na lang siya. Halos wala na siyang bubbles, konti na lang. Konting-konti na lang yan. Pag nawala na yung bubbles na, tulad niya, halos wala na siyang bubbles na nilalabas. Sabihin niyan, na-reach mo na yung preno, dumikit na yung caliper mo. So ito yun. Yun o, dikit na sila. So dapat yan, magagalaw nito, may iikot mo yan tulad nito. Pag okay na yung caliper mo, yan, magagalaw mo yan kahit naka ano yan. So yan, okay. So dapat maluwag yan, ha, ganun, tulad nito. Luluwag pa yan pagka naibiyahe mo na. Mag-a-adjust pa ng kusa si caliper. Ito, mag-a-adjust ng kusa to sa kayong sa baba. Ito, mag-a-adjust pa yan. Okay? Hanggang sa bumalik sa normal yan. Yan. So, sana nakatulong, no? Yan, nakikita nyo naman yung ano, yung caliper. Yan. So, yun siya. Naglapat na siya. So, nindikit na siya. Yan.
So, hindi siya dikit na dikit dapat eh. Pero yan, yan. So, yun, para rin siyang nakadikit pero may allowance pa yun. Konting-konti. Konting-konti lang. Ah, makikita nyo yan dyan. Okay, so sana may natutunan kayo ulit at don't forget to like, subscribe, and share para mas marami pang matuto. So, sa mga hindi alam, sa mga bago, yan, pwede yung gawin to. Yan. Dapat malakas yan, konting pitik lang kumakagat na. Pag okay na yan, balik nyo sa dati. Nasaan yung pinakalak niya? Then, ilak nyo na maigi. Okay? Tapos, balik nyo yung goma. Siguruduin nyo lang tuyo. Kasi sayang yung ano. Yung paglinis nyo pa. Nakakasira ng pintura tong brake fluid. Malakas makasira ng pintura to. Ayan, so after nyan check natin. So ayan ha, ayan, may lumalabas pang konti pero okay na yung preno ko, makapit na siya ulit. Ayan, dapat ganyan na siya, halos wala ng bubbles. Sabihin yan, normal na ulit yung preno ko. So, salinan nyo lang ulit ng brake fluid hanggang doon sa level. Yan. Punasan nyo lang. No? Saka nyo ibalik yung takip. Ito, dapat. Ano siya? Pwede nyo rin punasan to. So, yan. So, natin siya. Linis na, no? Yan. Balik na natin. Yung cover. Kahit ano yan, balik tara yan. Ang problema yan. Papansin nyo yan, maglilik pa yan kasi aapaw yan eh. Yan, no? Tulad yan. Ready kayo lagi ng basahan. Tatapon na tatapon pa yung sobrang yan. Lalo na pag sinara nyo na yan. So, abang lagi yung basahan. Tapos to, yan, balik na natin yung takip. Okay? And then, yung tornilyo, balik nyo. So, sa akin, di ko pa napapalitan eh. Medyo loosen na yan. Napabayaan ko rin kasi. The best way dyan, lagyan nyo ito ng grasa. Konti lang. Pareha. So, okay. Mga riders, ride safe and good night. Don't forget, papaalala ko sa inyo, don't forget to like, subscribe, and share para matulungan pa natin yung ibang riders, ha? So maraming salamat at ride safe to all. God bless.